Bibs. Gusto ko nang umuwi. Malakas na hiyaw ng isang katrabaho ni Janela habang abala ito sa pagpiprint. Natawa ng bahagya ang babae. Ay naku, wala pa tayong lunch te. Huwag mo sabihing pagod ka na agad. Tanong niya dito habang patuloy naman sa ginagawa. Eh kasi naman, tingnan mo, ang dami nitong aayusin natin. Tapos dalawa lang tayo. Nakakainis talaga yung panute. Eh. Halatang pinapahirapan tayo. Palibhasa kasi, napagalitan siya ni boss kanina. Reklamo pa nito sa kanya bago padabog na kinuha pa ang mga papel sa mesa. Shhh! Eto naman, mamaya marinig tayo ni Siri. E di mas lalo tayong pinahirapan. Saway naman niya sa kaibigan. Ay naku, Janela. Palibhasa, ikaw eh. Ang gustang yata sa'yo na ginaganon ka? Like the... Ang happy-happy mo patingnan kanina nung sinabi ni Sir na tayo lang ang gagawa ng mga to. Di ka ba napapagod? Parang di ka nauubusan ng energy. Sambit pa ng kasama bago na pasalampak sa sahig. Siyempre naman, ilang taon na rin ako dito kaya naman may reserve energy na ako kahit anumang ipapagawa sa akin. Try mo mag-vitamins, te. Para naman ganahan ka rin. Masiglang sambit niya dito na ikinailing na lamang ng kasama. Ay... Kahit ilang vitamin pills pang inumin ko, hindi ako magiging katulad mo, Janela. Nasa dugo mo na rin ata yung pagiging positibo sa buhay. Sambit nito sabay buntong hininga. Napangiti naman si Janela sa kaibigan. Ganun naman kasi dapat sa buhay, di ba? Ang sakit, pagdurusa, bighati, inis at galit. Lahat ng yan ay mararanasan at mararanasan natin. Hindi natin maiiwasang dumaan sa punto ng ating buhay na mawawalan tayo ng pag-asa. Kaya naman ang tanging sandata natin sa buhay ay ang pagiging positibo. Isang laki sa hirap si Janela. Nakaranas na rin siya na matulog ng walang kain dahil sa kakulangan ng suporta mula sa magulang na nagkaroon ng sari-sariling pamilya matapos maghiwalay. Nakitira siya sa mga kamag-anak ngunit nakaranas rin siya ng pangangalipusta. Naranasan niya ang ganitong sakit at pagdurusa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay nananatili pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Nananatili pa rin siyang positibo at naniniwalang balang araw ay magiging mabuti ulit at masagana ang kanyang buhay. Hindi maitatanggi na naging inspirasyon din siya sa mga kasamahan niya sa trabaho kaya naman kahit na stress na mga ito, ay napapangiti pa rin sila dahil nariyan si Janela na palaging nakangiti. Ani mo'y isang magnet ang babae na sa tuwing didikit sa'yo? Ay hindi mo rin maiiwasang sumaya at mapangiti. Habang break time nila sa trabaho ay naisipan ni Janela na magtungo sa rooftop. Nais muna niyang magpahangin. Isa pa ay masarap kumain ng lunch sa rooftop, lalo pa sariwang hangin ang malalanghap mo. Masaya siyang naglalakad sa hagdan paakyat habang kumakanta-kanta pa. Nagtaka pa siya nung una dahil bahagyang nakabukas ang pinto nito. Huh? Sino naman kayang pupunta dito? Takang tanong niya sa sarili. Maliban kasi sa kanya ay halos walang nais magtungo dito dahil nakakapagod umakyat ng hagdan. Bago sa humakbang palabas ng pinto ay bahagya pa siyang natigilan. Hanggang sa maya-maya ay masaya siyang bumati kung sino man ang taong naroon. Hello? Mukhang hindi nga lang ako ang andito. Nakangiti pa niyang bati dito. Ngunit hindi na niya ito natapos nang bubungad sa kanya ang isang lalaki na nasa kanyang harapan. Nakatayo ito sa ibabaw ng apakan sa gilid ng rooftop. Agad na nanlaki ang mata ni Janela. Hindi man niya tanungin ay alam niyang binabalak ng lalaki. Kaya naman mabilis siyang napatakbo dito upang hablutin ang kamay bago pa man ito makatalon sa gusali. Sa kabilang banda naman ay isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng gusali. Nanatili siyang nakatingin sa kalangitan at nakita ang kulay asul at maging ang ilang hugis ng ulap na nagpapabalik sa kanyang alaala noong bata pa siya. Kung noon ay ang tanging pinoproblema lamang niya ay kung anong tunay na hugis na nabubuo ng mga ulap, ngayon ay tila ba'y gusto na lamang niya itong tingnan ng sobrang tagal habang unti-unting nahuhulog sa gusali. Marahil ay sa ganitong paraan ay tanging ang mga ulap ang huli niyang makita bago siya pumanaw. Saglit siyang napatingin sa ibaba at nakita ang kaliwat kanang sasakyan na nagbabaybay sa kahabaan ng EDSA. Kapag ba tumalon ako dito? Will he be proud of me? Makikita na ba niya lahat ng achievements ko? Makakaalis na ba sa hawla na pilit kong ikinukulong sa buhay na hindi ko naman gusto? Matatapos na rin ba ang drama at kaguluhan sa pamilya namin?
Halos hindi mabilang ang mga tanong sa isipan niya habang nakatingin lang sa ibaba. Unti-unti siyang umaabante hanggang sa makarating na siya sa pinakadulo nito. Kaunti na lamang ay tuluyan na siyang malalaglag sa gusali. Sandali siyang napapikit. Sa sobrang sikip at dilim ng buhay niya ay wala na siyang gusto pang maramdaman. Kaya naman maski sa huling sandali ng kanyang buhay, ay nais niyang maging mapag-isa. Baka sa ganitong paraan kasi ay mahanap na niya ang kapayapaan at masayang pagtatapos na ninanais niya. Goodbye, Mom. Goodbye, Dad. Even if you're not the best parents that I could ever have, I still love you. Mahinang sambit niya at saka dahan-dahang hinahayaan ang sarili na mapalid ng hangin pa ibaba. Ngunit bago pa man siya malaglag, ay isang malakas na sigaw ang narinig niya at marahas na paghawak nito sa kanyang kamay. Tigilan mo yan! Malakas na sigaw nito. Ngunit huli na ang lahat dahil nalaglag na siya. Gayunpaman ay hindi huminto ang babae at agad na inabot ang kamay niya. Sa kabutihang palad ay naabot niya ang kamay nito. Kasabay ang paghahawak kamay nila, ang pagkagulat ng lalaki, nang makita kung gaano kaliit na babae ang tumulong sa kanya. Baliw ka ba? Bakit ka magpapahulog dito? Galit na galit na sigaw nito habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Why? Takang tanong niya dito. Nais niyang bitawan na lang siya ng babae. Ayaw niyang mamatay na mukha nito ang una niyang nakikita. Hindi ito ang pinlano niya kaya bahagya siyang nakaramdam ng galit dito. Bitawan mo na ako! Sino ka ba? Gusto ko ng mama! Malakas na sigaw niya dito. Ngunit hindi na niya matapos pa ang sasabihin nang bigla itong sumigaw ng malakas pabalik sa kanya. Naiihi ako! Malakas na sigaw nito sa kanya dahilan upang matigilan siya. Ha? Bilisan mo nang umakyat at sumasakit na ang pantog ko! Malakas na sigaw pa nito. Hindi niya alam kung bakit natataranta siya sa sinabi ng babae at napahawak ang dalawang kamay sa kamay nito. Nang makaakyat na siya ay ganoon na lamang ang gulat niya nang ikulong nito ang pisngi niya sa kamay ng dalawang palad nito. Nababaliw ka na ba? Magpapakamatay ka kasi nahihirapan ka? Hindi mo ba naisip kung ano ang mararamdaman ng mga taong maiiwan mo? Alam mo ba kung gaano ka mamimiss ng mga aso mo? Ng pusa mo? Mas maswerte ka kasi buhay ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Oo, madali lang kunin ang sariling buhay. Pero naisip mo ba yung mga taong kahit sa mga sandaling ito ay namatay kahit hindi nila kagustuhan? Yung mga taong nagnanais na mabuhay ngunit dahil sa karamdaman ay wala silang magawa? Galit na sigaw nito sa kanya. Napakunot noon naman ang lalaki na makita kung gaano magalit ang babae sa kanya. Maya-maya ay saka lamang niya napansin kung gaano ito kaliit na mukhang hanggang dibdib niya lang. Hindi niya tuloy maiwasang matawa. Napatawa na lang ito ng malakas hanggang mapahiga sa sahig. Patuloy lamang ito sa pagtawa kaya naman napakunot noo si Janela dito. Malakas niyang sinuntok ang sikmura ng lalaki. Baliw ka nga no. Natatawa ka na lang bigla eh no. Saway niya pa dito. Mas lalo naman tuloy natawa ang lalaki. Sino ba naman kasi ang hindi matatawa? More like makukyutan siya kay Janela ay napakalakas ng boses nito sa kabila ng maliit na katawan nito. Nagmukha tuloy itong dinosaur na maliit na panay ang sigaw. Napatawa pa ang lalaki bago humarap sa kanya. You know what? You're funny. Sambit lang nito sa kanya habang nanatili pa rin nakahiga sa sahig. Tanga! Anong funny dun? Tsaka ba't dito ka magpapakamatay? Stress ka ba kuya? Kasi parehas tayo. Buti na lang at di ka natuloy mahulog at baka sumabay rin ako sayo. Biro pa niya sa lalaki bago napasalampak sa sahig. Napatawa ang lalaki bago ibinalik ang paningin sa kalangitan. Bumungad na naman sa kanya ang magandang forma ng mga ulap na tumatakip sa kulay asul na kalangitan. Napabuntong hininga si Janela na makitang kumalma na ang lalaki bago napatingala rin sa itaas habang nakayakap sa dalawang tuhod. Actually, I don't even know you. And what's the reason why you did that? Pero natakot ako. Mahinang sambit ni Janela dahilan upang mapalingon sa kanyang lalaki. Natatakot ako. At naaawa din ako sa'yo at the same time. Alam kong nasa dilim ka ngayon. Nawalan ka marahil ng pag-asa sa buhay
kaya hindi mo malaman ang tunay na halaga ng buhay. Kung alam mo lang sana kung gaano kasaya ang buhay. Oo, kasama natin ang sakit at bighati. Pero wala eh. Tao lang naman tayo. Mahihinang nila lang. Pero ayokong maranasan mo na mamatay nang hindi mo nalalaman ang tunay na halaga ng buhay. Sambit ni Janela habang nakatingin sa kalangitan. Hindi naman maiwasang humanga ng lalaki sa mga narinig. Sa mga salita pa lamang nito ay alam niyang marami nang napagdaanan ng babae. Kaya naman ganun na lamang kalalim ang pinanghuhugutan nito. Katulad ng mga ibon na malaya at masayang lumilipad sa kalangitan. Ganun rin ang mga tao. Bawat araw ay may panibagong pagkakataon upang sumaya. Ang ibon nga ay walang alam kung may madadagit ba silang pagkain kinabukasan para mabuhay. O kung may magtatangkamang pumatay sa kanila. Ganun rin tayong mga tao. Ngunit tanging ang pag-usad lang sa buhay ang tanging magagawa natin. Sambit nito bago humarap sa lalaki na may malawak na ngiti sa labi. Sa oras na makawala ang mga ibon sa mga hawla, doon nila nararanasan ng saya at tuwa sa kalayaan. At katulad natin, kailangan lamang natin lagyan ng kulay ang madilim nating mundo. Nakangiting sambit nito sa kanya. Agad na napaiwas ng tingin ng lalaki dahil malaki ang naging epekto ng mga sinabi nito sa kanya. Animoy alam na alam ni Janela ang nararanasan niya dahil tamang-tama siya sa bawat salita nito. Ilang saglit pa ay napatingin siyang muli sa babae, kasabay ng pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Kenji Claros, nice to meet you, babe. Nakangiting pakilala nito sa kanya. Janela Panganiban, nice to meet... Huh? Pakilala niya pa sa sarili ng mapagtantong tinawag nito sa kanya. Anong babe ka dyan? Di naman ka nakilala. Malakas na reklamo niya sa lalaki. Napaupo naman ang lalaki tsaka napasmirk sa kanya. Why? You should take responsibility of me, don't you think? I told you, I want to die earlier, but you stopped me. You said that I'm in the dark room, and all I need is someone who will give color to my life. So why don't you do it for me? Tukso pa nito sa kanya na ikinagulat ni Janela. Yeah, sinabi ko nga yun. Pero di ko naman sinabing ako dapat ang taong magbibigay ng kulay sa buhay mo. Sagot niya pa dito. Eh di sino? Iewan ko. Yung asawa mo siguro. Sagot naman niya dito. I'm not yet married, you see? Sagot nito sa kanya. Eh di girlfriend mo. Mahalang bayad sa akin, no? Baka di mo kayanin. Wika niya bago napa-cross arm. Really? But the thing is I don't have girlfriend right now. Or even fiancé. I only have you, dagdag pa ng lalaki. Hindi naman maiwasang magulat ni Janela dito. Sa gwapo ng lalaking ito ay nakakapagtataka namang wala pa itong nobya. Eh, basta, hahanapan na lang kita ng gusto mo. Sambit pa niya. No, I only want you. Bahagyang namula si Janela sa narinig. Mabuti na lamang at nakatalikod na siya dito. Bahala ka nga, aalis na ako. Sambit niya dito tsaka naglakad palayo. Ngunit bago pa man siya makalayo ay narinig niyang mahinang tawa ng lalaki. Are you sure you're going back there while your pants are wet? Nakangising tanong pa nito sa kanya. Doon lamang siya natigilan nang mapansing basa pa lang kanyang pantalon. Parang naistatwa si Janela sa kanyang kinatatayuan. Nakalimutan niya ang pants niya na nabasa dahil sa taranta niya kanina. Hawak niya kasi ang jeans niya kanina. At basta na lamang niya itong nabitawan dahilan upang malaglag ito sa pants at mabasa siya. Did you just... Medyo natatawang tanong ng lalaki na ikinapula niya. No, I don't! Mariing deny niya dito. Really? As far as I remember, you shouted earlier na naiihi ka. Kansaw pa nito sa kanya na mas lalong ikinahiya niya. No, I don't! Hindi ako naihi, okay? Sinabi ko lang yun para tumigil ka sa pag-iinarte mo. Pag-deny pa nito tsaka agad na tumakbo. Natawa pa si Kenji sa kanya at napailing na lang bago siya hinabol. Ang totoo kasi niyan ay kanina pa rin talaga siya naiihi at mukhang hindi nga niya ito napigilan dahil sa sobrang nervyos kanina na makitang may magpapakamatay sa harapan niya. Kaya naman si Janela ay hindi na sure kung dahil ba sa drinks niya o sa ihi ang basa o mukhang naghalo na. Hindi naman niya inamin sa lalaki dahil tinutukso siya nito. Sa huli ay tinulungan na lang siya ni Kenji na mag-ayos.
Nakatayo lang sa labas ng banyo si Kenji habang hinihintay siya. Nagtataka nga rin ang mga babaeng napapadaan na makita si Kenji. Akin na! Mahinang sigaw ni Janela kay Kenji. Inabot naman ng lalaki sa kanya ang tissue. Mabuti na lamang at may dalang ekstra na damit si Janela kaya naman nakapagpalit din siya agad. Are you good? Tanong ni Kenji sa kanya nang makalabas na siya sa banyo. Yeah, halata naman diba? Bahagyang irita na sagot niya dito. Sino ba naman kasi ang hindi maiinis kung bubungad sa'yo ang nakangisi na mukha ng lalaki na halatang nang aasar? Good. Sambit nito at saka inalis ang pagkakalagay ng kamay sa magkabilang bulsa. Then see you around, Janela. Paalam nito at saka naglakad na palayo. Napasimangot na lang tuloy siya at saka nagtungo pabalik sa kanyang opisina pagkatapos. Pagbalik niya ay naabutan niya ang kasama na abala pa rin sa pag-aayos ng mga gamit. Tinulungan na lang tuloy niya ito hanggang sa abuti na sila ng uwian. Paglabas pa lamang ni Janela sa building ay naabutan niya agad si Kenji sa tapat. Nakasandal ito sa kotse niya at bagyapang nakatingin sa relo. Oh, anong ginagawa mo dyan? Tanong niya dito. Waiting for you. Hmm? Pinanlitan ng tingin ni Janela ang lalaki bago na pa-cross arm. Huwag mong sabihing tungkol pa rin to sa sinabi mo kanina. Sabi ko sa'yo, mahal ang serbiso ko at di mo afford yun. Maghanap ka ng ibang babae na magkukulay ng buhay mo, hindi ako. Diretsong sambit niya dito tsaka agad na lumihis ng daan. Ngunit napangisi na lamang ang lalaki. You shouldn't interfere in someone's business kung di mo naman siya kayang tulungan. I told you, I'm your responsibility from now on. Help me to live my life, Janela. Sambit nito sa kanya. Saglit na napahinto ang babae sa narinig at akma na sanang maglalakad palayo nang marinig ang sunod-sunod na sinabi ng lalaki. I guess you won't go with me, aren't you? Sayang, nagpa-reserve pa naman ako ng dinner date sa isang restaurant. Itatago ko rin sana na may nakaihi kanina sa rooftop. Pero mukhang di ko naman kasalanan kung kumalat yun. Hindi na natapos ni Kenji ang sasabihin nang biglang lumapit si Janela sa kanya at desperadang tinakpan ang bibig niya. Oo na. Ito na nga oh. Tumahimik ka na. Sunod-sunod na sambit niya dito. Saglit pang nagulat ang lalaki ngunit napangiti rin sa huli bago sila pumasok sa loob ng kotse nito. Pagpasok nila ay hindi maiwasang mamangha ni Janela. Dahil nga sa laking hirap niya ay minsan lang din siya makasakay ng gandong kotse. Kadalasan lang kasi siyang nagkukommute tuwing papasok sa trabaho. Pagdating nila sa restaurant ay mas lalo siyang namangha dahil may mga nag-iikot na waiter na may dalang mamahaling wine. Tumikim pa nga siya ng isa, ngunit hindi na siya umulit. Bigla kasing gumuhit sa lalamunan niya ang alak na yun. Mukhang mas matapang pa sa gin bilog. Hindi ka pa ba o-order? Tanong ni Janela sa lalaki habang pasimpleng tinitingnan ang mga taong nagsiserve sa paligid. I already ordered our meal. Dadalhin na rin nila ito ngayon dito. Sagot naman ito sa kanya. Oh, okay. Umayos ulit sa pagkakaupo ang babae habang nakapangalong baba naman si Kenji habang nakatingin sa kanya ng diretso. So, do you like it? Tanong sa kanya ng lalaki habang nakangiti. Ang alin? Everything. Sakto lang naman. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi maiwasang mamangha ni Kenji sa babae. Aaminin niya. She's cute and adorable. Kaunti na nga lang ay parang bata na magiging turing niya dito dahil hindi man lang ito umabot sa kanyang balikat. 6'11 kasi ang height niya, kaya sanay na rin naman siya dun. Ngunit ang nakakabilib lang ay isang 5'flat na babae ang nagawa siyang iligtas sa pagtalon niyang yun. Marahil sa ngayon ay naroon pa rin ang kagustuhan niyang mawala na lamang sa mundo. Alam naman kasi ni Kenji na sa oras na umuwi siya sa kanila, ay naroon na naman ang problema. Ngunit dahil sa sinabi sa kanya ni Janela, ay nais niyang sumubok. Gusto niyang subukan na ayusin pa ang magulo niyang buhay. Sa totoo lang ay matagal na siyang sumuko. Ngunit nais niyang panghawakan ang sinabi sa kanya ng babae. Marahil ay kailangan niya lamang ang tulong nito upang magkaroon ng liwanag at pag-asa ang kanyang buhay. Buong dinner date ay hindi maiwasang mapatitig ni Kenji sa babae. Hindi naman ganun kaganda si Janela para sa kanya. Ngunit may kakaiba kasi sa mga ngiti nito na nakakahawa. Kahit sa mga corny jokes tuloy nito ay natatawa siya. Kenji! Tawag sa kanya ng babae habang naghihintay na dumaloy muli ang trapiko. If it's okay, pwede ko bang malaman kung bakit mo gusto magpakamatay kanina?
Nasabi mo na sa akin na family problem yun. Pero you know, maybe I could know what happened. Tanong ng babae sa kanya. Natahimik naman si Kenji sa narinig. Sa totoo lang ay alangan siya dahil ayaw niya itong ipagsabi at idagdag pa sa problema ng babae. Napansin naman yun ni Janela, kaya naman ito na rin ang tumanggi. No. I'm sorry. Di ko na dapat itanong yun. Awkward na sambit nito tsaka bahagyang napakamot at napatingin sa labas. Nakakailang nakatahimikan ang namagitan sa kanila ng mga oras na yun, hanggang sa makarating niya sa Janela sa tapat ng kanilang bahay. Thank you sa paghatid, Kenji. Kahit hindi naman dapat. Natatawang pasasalamat ito sa kanya. Napasilip naman ang lalaki sa bintana nito. No, it's okay. By the way, I'm sorry for being rude kanina. Nasigawan pa kita sa rooftop. But after earlier, I realize you're not that bad. So if you need my help, huwag kang mahihiyang magtanong ah. Nakangiting sambit ng babae sa kanya. Saglit na natigilan si Kenji. Hindi niya ito inaasahan. Akala pa naman niya ay hindi nito nagustuhan ang dinner date nila at palalayuin na siya nito. Bilang tugon ay malawak na lamang siyang napangiti dito. Thank you, Nella. Have a sweet dreams. Paalam nito bago nagpatuloy na sa pagmamaneho. Nang makaalis na si Kenji ay saglit namang napahawak sa kanyang dibdib si Janela. Hindi niya alam kung bakit parang ang gaan ang loob niya kanina kay Kenji. Dapat nga ay magkagalit sila dahil sa pang-aasar nito sa kanya. Gayunpaman ay masaya siyang nailigtas niya ito bago ito magpakamatay. Natulog ng maiti sa kanyang labi ang babae habang si Kenji naman ay nanatiling nagmamaneho habang nakatingin sa malayo. Habang inaalala ang mga salitang binitawan ni Janela kanina. Bahagya siyang napangiti nang maalala ang ekspresyon nito kanina. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon ay naabutan niya ang ina na nasa sala at mukhang kausap ang kanyang ama. Wala siyang ideya kung tungkol saan ito. Gayunpaman alam niyang may gulo at hindi na naman pagkakaintindihan ang namagitan sa dalawa. Inis na lamang siyang napailing tsaka nagpatuloy sa pagpasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay maagang pumasok si Janela sa kanilang opisina. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang mapansin ang kumpulan ng mga tao sa tapat ng kanilang opisina. Huh? Bakit? Uy, anong meron? Anong meron dyan? Takang tanong niya sa mga ito habang nagkikisingit sa mga tao. Paglapit niya sa harapan, ay nagulat siya na makita si Kenji na mukhang prenteng nakaupo sa tabi ng upuan niya. Kenji, anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya sa lalaki tsaka napalapit dito habang dinuduro ang lalaki. Hindi kasi niya inaasahan na maski dito ay susundan siya ng lalaki. Napasinghap naman ang mga tao sa paligid na nakarinig sa sinabi niya. Janela, anong sinasabi mo dyan? Hindi mo ba kilala si Sir Kenji? Takang tanong sa kanya ng isa sa mga katrabaho niya. Ha? Sir Kenji? Sino? Siya ba? Takang tanong niya dito bago napaharap sa mga kasamahan. Doon niya lamang napansin ang kaseryosohan na mukha ng mga ito at may bahid rin itong kaba at pag-aalala sa mukha ng mga ito. Doon lamang napagtanto ni Janela ang lahat nang nakangising tumayo si Kenji sa upuan nito habang nakapamulsang lumapit sa kanya. I guess you haven't heard me yesterday, Miss Janela Panginiban. I'm Kenji Claros, the son of the CEO of Diamond Group of Companies. Pakilala nito sa kanya na mas lalong nagpagulat sa dalaga. Napanganga na lamang si Janela dahil sa rebelasyong ito. Hanggang sa makapag-lunch na sila ay sa pa rin ang usapan sa cafeteria. Grabe te, mabuti na lamang at mabait si Sir at di kanya pinatalsik. Di mo pala yun kilala si Sir Kenji? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ng mga kasama. Ha? Huh? Hindi. Ngayon ko lang din kasi nakita dito kaya akala ko empleyado lang din. Nakangusong sagot niya sa mga ito. Oo nga. Mukhang nakilala mo na siya before eh. Paano at saan ba kayo una nagkita? Tanong sa kanya ng mga kasama. Nilunok muna niya ang kinakain bago nagsalita. Actually, kahapon, nung lunch, di ba pumunta ako sa rooftop? Tapos, nakita ko siya dun. Nagulat na lang ako kasi... Sinong nakita mo? Nagulat na lamang sila nang marinig ang boses ng lalaki habang naglalakad sa kanila palapit. Agad na napahinto si Janela sa pagsasalita na makita ang weirdong ngiti nito na animoy sinasabing, huwag kang magkakamaling sabihin ang nangyari sa kanila kahapon sa rooftop. Natahimik na lamang tuloy siya tsaka nagpatuloy sa pagkain.
Sir Kenji, magandang tanghali po. Natatarantang pagbati ng mga ito sa lalaki. No, no, it's okay. Sasabay na lang ako sa inyo kumain. Diba, Nella? Tanong nito sa kanila dahilan upang mapalaki ang mata niya. Maging ang mga kasamahan niyang nakarinig ay hindi maiwasang maintriga dahil dito. It's okay. Kumain na tayo ng sabay-sabay. Ako na rin magbabayad ng meal niyo. Nakangiting sabi nito sa kanila. Hala, talaga po, sir. Thank you po. Masayang pasasalamat naman ang mga ito. Nella, hindi ka pa ba kakain? Kaya di ka tumatangkad eh. Kumain ka kasi ng marami. Asar pa nito sa kanya na ikinatawa ng mga kasama niya. Ano namang kinalaman ang height ko sa pagkain ko? Maliit talaga ako. Alam ko na yun. Depensa agad niya sa sarili. Sil, nagbumukha ka na namang dragon kapag galit eh. Cute dinosaur. Nakangiting sambit nito na mas lalong ikinatawa ng mga nakarinig. Sige, ganyan ninyo ako. Kapag ako tumangkad, puyo kayo sa akin. Sambit pa niya sa mga ito na ikinatawa naman ang lahat. Nang matapos sila kumain ay saglit na bumulong sa kanya si Kenji. I'm telling you, Nella, don't tell anyone about my suicide attempt, especially in here. Or else, malalaman din ni Dad yun. Mahinang bulong ng lalaki sa kanya. Napanguso naman tuloy siya. Oo na. Malay ko ba naman kasi na kayo palang may ari ng kumpanyang to? Oo, sikreto natin yun. Ito naman, di naman ako kadaldal, no? Sagot na lamang niya dito. Good girl. I'll take you home later. Sambit nito bago ito umalis sa harapan niya. Saglit na namula si Janela dahil sa narinig. Aaminin niyang maitsura ang lalaki at hindi imposibleng mahulog ang loob niya dito. Ngunit lingid rin sa kanyang kaalaman na ginagamit lang siya nito upang makarecover at magkaroon ng kulay ang buhay nito. Delikado, Janela. Huwag kang umasa. It's a trap. Sabit pa niya sa sarili at saka napailing bago bumalik sa opisina. Makalipas pa ang ilang araw ay panay pa rin ang pangulit ni Kenji sa kanya. Hindi naman ito matanggihan ni Janela dahil kahit papano ay naiintindihan niya ang kalagayan ng lalaki. Isang beses na rin kasi siya noong nagtangkang magpakamatay. Ngunit iniligtas siya noon ng kanyang nanay-nanayan ngayon na isang basurera dati. Mabuti na nga lang at napigilan siya noon dahil grabe ang takot na naramdaman niya nang mapagtantong nais gawin. Janela, anong meron sa inyo ni Sir Kenji? Mukhang napapadalas ata ang pag-uusap niyo ah. At ribidang tanong na isa nilang kausap habang kumakain sila ng lunch. Ay oo nga te. Ang alam ko nga ay nasa pinakamataas na floor ang opisina nun ni Sir, katabi nung sa CEO at sa director. Pero grabe, pumupunta pa siya dito sa floor natin para makipag-lunch. Kinikilig pang sambit ng isa. Aminin mo, may relasyon kayo, no? Diretsahang tanong pa nito sa kanya. Bahagyang napakunot ang noon niya dahil sa mga iniisip ng mga ito. Mga gaga, anong tingin niyo sa akin? Papatulan ba ako nun ni Sir? Kung alam ko nga lang na anak pala yun ng boss natin, eh di sana di ko na kinausap yun nun. Saka hello, anong maibubuga ko dun sa lalaki na yun? Sambit niya pa dito. Ay nakute, deny pa more. Alam ko na yan. Tapos sa susunod, malalaman na lamang namin na kayo na. Sabat naman ang isa. Oo nga te. Pero in fairness ah, ang gwapo talaga ni Sir. Well, saktuhan lang naman ang itsura niya pero grabe makagwapo ang height at build ng katawan niya. Sarap siguro yung kape nun. Kinikilig pang sambit ng isa. Ay naku, magtigil nga kayo. Puro kayo kalandian. Alam nyo, yang si Sir Kenji, bakla yan. Huwag kayo maingay ah. Basta, yun ang alam ko. Kaya imposible talagang maging kami, okay? Bulong niya pa sa mga ito. Total ay sila-sila lang naman. Kumpiyansa siyang walang makakalabas sa kanyang kasinungalingan. Napapagod na rin kasi siya sa kaliwat kanang issue sa kanila ni Kenji. Kahit wala naman talaga. Napapaasa tuloy siya na baka may gusto rin talaga sa kanyang lalaki dahil sa pangtutukso ng mga ito sa kanya. OMG! Really? So, sisteret pala kami. Hindi ko knows. Gulat na sambit naman ng isa pang bakla na kasama nila. Oo, be. Kaya huwag kayong magtataka kung panaydikit niya sa akin. Nagpapatulong kasi yan sa akin eh. Para mapalapit dun sa kaibigan kong gwapo, dagdag pa niya na kasinungalingan. Hindi na nga alintana ni Janela kung ano magiging reaksyon ng lalaki kapag narinig ang kasinungalingan niyang yun.
Kahuli ay mukhang naniwala naman sa kanyang mga ito, kaya naman kahit papano ay lumuwag na ang kanyang dibdib. Nice, napaniwala ako rin sila. Mabuti naman at nang hindi na nila ako gambalain pa. Sambit niya sa isipan saka napaupo sa kanyang upuan. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya nang makatanggap ng tawag kahit Linggo ng umaga at day off niya sa trabaho. Tamad na papungas-pungas niyang pagsagot sa tawag nito. Open the door. Utos nito sa kanya. Huh? Who are you anyway? Tanong pa niya bago muling napasubsob ang mukha sa kama. Open the door, Nela. I need you to come with me. Inis na sambit ito sa kanya mula sa kabilang linya. Bakit naman? Sino ka ba? Tanong niya dito at saka napagtanto kung sinong lalaki nang mabasa ang pangalan nito sa screen. Kenji? Bakit ka napatawag? Takang tanong niya bago naupo sa kama. It's so cold here. Let me in. Sigaw pa nito. Agad na nataranta si Janela at saka napatakbo palapit sa bintana. Doon lamang niya napagtanto na naroon pala si Kenji sa labas ng gate niya, kahit na malakas ang ulan sa labas. Okay, wait. Paalam niya dito at saka inihagis sa kama ang telepono at mabilis na bumaba sa kwarto. Kinuha niya agad ang dalawang payong at inabot dito ang isa. What are you even doing here? Ang aga-aga eh. Naulan pa, bakit nandyan ka sa labas? Tanong niya dito nang makapasok sila sa loob. I told you, kailangan kitang makausap. Sambit ng lalaki bago humarap sa kanya ng maayos nang maibaba ng payong. Ngunit agad na na-distract si Kenji na makita ang sandong suot ni Janela. White sando ito na medyo lawlaw sa kanya kaya naman kita ang cleavage ng babae. Idagdag pa na naka-cycling shorts lang ito. Kaya naman kitang-kita ang maiksing ngunit mapunting legs nito. What are you looking, ha? Agad na napatakip si Janela sa katawan. Nang mapagtanto na hindi pala siya nakakapagpalit ng damit. Literal kasi nakakabangon niya palang sa kama. Dahil dito ay dali-dali siyang bumalik sa kwarto niya upang magsuot ng pajamas. Here, drink some coffee. Alok ni Janela sa lalaki bago inabot ang tasa ng kape. Magkaharap na sila ngayong nakaupo sa sala habang nakikiramdam sa isa't isa. So, ano ulit ang pinunta mo dito? Tanong niya dito sa lalaki. Why did you tell them that I'm a gay? Diretsyang tanong na lalaki sa kanya. Ha? Huh? Nanlaki ang mga mata ni Janela at saka lamang siya ginapangan ng kaba at takot sa dibdib. Biruin mo, inaya pa ako ni Frankie sa gay bar kagabi dahil sinabi mo raw na bakla ako. What the? Kailan ba ako naging bakla, Janela? At ano pa tong kwento mo na nagpapatulong ako sa'yo na mapalapit sa kaibigan mong pogi? Ano ba yan? Saan pa nagagaling mga kwentong yan? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Natahimik naman si Janela at walang lakas na loob na magsalita. Nela, answer me. Did you tell them that? Ulit na tanong na lalaki sa kanya. Kasi... Hindi alam ni Janela kung ano ang tamang salita na gagamitin upang ipaliwanag sa lalaki ang mga nangyari. Kasi... Kasi? I'm sorry. Okay, aaminin ko. I told them kasi ayaw nila akong tantanan sa issue na may relasyon daw tayo. I'm sorry, okay? Di ko na dapat ginawa yun. Pahina ng pahina na sambit niya at saka napayuko. Saglit na natigilan ang lalaki ngunit nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. What? Bahagya nang nakonsyo si Janela dahil nanatili lamang na nakatingin sa kanya si Kenji. I need you to come with me. Ito lamang ang sinabi ng lalaki bago tumayo. Nagulat naman si Janela at agad ring napatayo dahil dito. Ha? Huh? Bakit? Takang tanong niya dito. Magdadate tayo. Sambit ng lalaki na ikinalaki ng panga ng babae. Ha? Huh? No way! Ayoko nga! Gagamitin mo na naman ako eh. Saka bakit ba akong isasama mo eh di naman tayo magjowa? Sagot pa niya dito. May kasalanan ka sa akin, diba? Ito lang ang paraan para mapatawad kita. Pagkatapos mong yurakan ang pagkalalaki ko, di mo ako tutulungan. Kailangan lang natin magkunwari na nagde-date tayo para mapakita na di ako bakla. Sambit pa nito habang nakatingin sa kanya. Ha? Huh? Ayoko nga. Bakit na naman ako? Gagamitin mo na naman ako eh. May ibang babae dyan na pwedeng magpanggap na girlfriend mo at maging sweet kayo. Saka hello, naulan po ngayon. Anong date ang magagawa mo sa ulan? Napaikot pa ni Janela ang mata dahil dito. No. It has to be you. Besides,
Ikaw ang may kasalanan kung bakit ko to gagawin eh. Dagdag pa ng lalaki. Saglit na natigilan si Janela at bahagyang nakonsensya sa lalaki. Kung hindi nga naman kasi dahil sa pagsisinungaling niya ay hindi rin ito gagawin ni Kenji. Kaya naman sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi sumama dito. Ay naku Janela, ang rupok mo talaga. Ginagamit ka na nga ng harap-harapan pero kinikilig ka pa rin. Saway niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Nela, tapos ka na ba? Malakas na sigaw sa kanya ni Kenji mula sa labas. Oo, wait lang. Sagot naman niya bago kinuha ang bag sa kama. Nakasuot lamang siya na isang simpleng white floral dress na tinernohan niya ng shorts sa ibaba. Hindi naman kasi kahabaan ang dress na yun, kaya naman bumagay rin ang shorts na suot niya. Ilang segundo ay natulala si Kenji na makita siya. Okay lang ba? Nahihiyang tanong niya dito. Agad namang napaiwas ng tingin si Kenji bago naglakad palayo. Yeah, it's good. I'll wait for you outside. Sagot nito sa kanya. Bahagyang napasimangot si Janela. Ay, mukhang masyadong kaswal ang suot ko. Magpapalit ba ako? Mukhang di niya nagustuhan eh. Tanong niya sa sarili. Ngunit sa huli ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at hinayaan na lamang ito. Ay, bahala na. Bakit naman ako magpapaganda sa kanya? Eh, maganda naman talaga ako. Confident na sambit niya sa sarili. Buong biyahe ay tahimik si Kenji, habang si Janela naman ay panay ang daldal dito. Hindi na ata mawawala sa kanya ang pagiging madaldal niya. Ilang minuto lamang ay nakarating na agad sila sa isang bulalu house. Hindi tuloy maiwasang matakam ni Janela na makita ang malalaking bone marrow. Habang may mainit-init na sabaw sa gilid, saktong-sakto ito para sa malamig na panahon. Mahilig ka pala sa bulalo? Hindi makapaniwalang tanong ni Janela sa kanya. Sakto lang. Mas gusto ko pa rin talaga mami eh. Sagot naman ang lalaki sa kanya. Oh my God! Same! Favorite ko rin yung mami eh. Lalo na yung may taba-taba. Naku, higup na higup ko yun. Pero itong sa bulalo, ang favorite ka dito, yung mais tapos itong bone marrow. Ay, ko, isama mo na yung sabaw. Oh, excited na pagkakwento ni Janela habang natatakam na nakatingin sa brochure ng kainan. Hindi tuloy maiwasang mapangiti ni Kenji na makita ang tuwang-tuwa na ekspresyon nito. Para itong bata na nakakita ng favorite na pagkain. Ilang saglit nga lang ay dinala na rin sa kanila ang pagkain. At hindi na nga nakapaghintay pa si Janela at nagumpisa na rin. Saglit na napatingin si Kenji sa babae nang mapansin na nagpapawis na ito. Kaya naman saglit niyang pinunasan ang noo nito na puno ng pawis. Saglit na natigilan si Janela at napatingin sa kanya. Ngunit sa halip na mapangiti ay napalakas ang tawa ni Kenji. Paano naman kasi ay nagkalat ang pagkain sa bibig nito at may kanin pa ang nasa tungki ng ilong nito. Aalisin na sana niya yun, ngunit napaiwas ng tingin ng babae habang namumula ang tenga. Pagkatapos nilang kumain ay nagala pa muna sila sa ibang booth na makikita sa mall. Nagtungo rin sila sa photo booth kung saan ay sabay silang nagpa-picture dalawa. Hindi maiwasang mapangiti ni Kenji na makita ang itsura nilang dalawa. Alas 4 na ng hapon, ngunit umuulan pa rin kaya naman ma-traffic sa daan. Maya-maya ay napatigil ang kanilang kotse malapit sa park nang mapatingin si Janela dito. Hey, baba tayo! Ayaw niya kay Kenji. Ha? Saan? Takang tanong nito sa kanya. Sa ulan, ligo tayo? Excited na pag-aya niya dito. Ha? Nasisiraan ka na ba? Paano kapag nagkasakit ka? Nag-aalalang tanong ni Kenji sa babae. Ish, ang OA mo naman. Tara na. Pamimilit sa kanya ng babae tsaka hinila ang kanyang kamay. Hindi alam ni Kenji ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib nang hawakan ito ang kanyang kamay. Para bang sumabay sa pagpatak ng ulan ang pagdaloy ng mabilis na boltahe ng kuryente sa kanyang katawan. Tara dito! Ang sarap kaya maligo sa ulan! Sambit pa nito habang nakangiting umiikot-ikot habang nakalahad ang magkabilang kamay sa ere. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa balat ni Kenji ay nagbibigay ng panibagong pakiramdam sa lalaki. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito na tila ba'y napakatahimik, napakakalmado ng paligid. Napapikit siya habang nakatingala sa kalangitan. Ang kaninang problema na dala niya bago magpunta sa bahay ni na Janela ay para bang inagos rin ng ulan paalis. Nagulat na lamang siya nang maramdaman ang kamay ni Janela na humawak sa kanya. Para bang otomatikong gumalaw ang kamay nila at sumayaw sa gitna ng ulan.
Ramdam ni Kenji ang init ng kanilang katawan sa tuwing naglalapit sila. Hanggang sa maya-maya ay nagtagpo ang kanilang paningin. Hindi maiwasan ni Kenji na mapatingin sa labi ni Janela. Ganon rin ang babae sa kanya. At ilang saglit lamang ay tila ba'y nagkaroon ng sariling isip ang kanilang katawan at nagdikit ang kanilang mga labi. Pinagsaluhan nila ang isang mainit at maramdaming halik na punong-puno ng pagmamahal habang nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan ay nagising na lamang si Janela habang nakasubsob ang mukha sa isang matigas na bagay. Madali siyang napausod dahil nakaramdam siya ng init. Doon lamang niya nakita ang lalaki na mahimbing na natutulog sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong sarili. Mahigpit pa siyang nakayakap dito. Matapos bahagyang nagmulat ang lalaki. Ungol nito bago dahan-dahang napatihaya. Sa wakas ay nakawala na siya sa pagkakayakap nito. Kaya naman agad siyang lumayo dito. Oh my God. Did I just sleep with him? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili bago napatingin sa katawan. Nakasuot lamang siya ng maluwag na t-shirt at walang bra sa loob. Kapang panty lamang ang nasa kanyang pang-ibaba. Oh my gosh! Napamura na lamang siya sa kanyang isipan nang maalala ang nangyari kagabi. Mukhang nadala sila ng bugso ng kanilang damdamin kahapon. Dahil matapos sila maghalikan sa gitna ng malamig na ulan, ay hindi na niya naalala pa ang sumunod na mga nangyari. Tila ba'y sabay na nag-init ang kanilang katawan ng sa mga oras na yun dahil sa lamig ng panahon. Agad na napatili sa loob-loob niya si Janela at napatakbo na lang bigla sa banyo. Pagkapasok niya dito ay napaupo siya sa bout saka napaharap sa salamin. It's my first time and I did it with him? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. May kaunting saya na naramdaman si Janela dahil hindi naman niya dinedeny na may nararamdaman siya para dito. Gayunpaman ay hindi naman niya magawang iwasang makaramdam ng takot. Paano na lamang kung may mabuo? Alam naman niyang ginagamit lang siya ng lalaki upang magkaroon ng kulay ang buhay nito. Hindi na nga siya magtataka kung magiging clown lang ang silbi niya sa buhay nito. Aaminin niyang masaya siya na mapatawa ang lalaki sa tuwing nagbibiru siya dito. Ngunit minsan, naiisip niya kung natutuwa ba talaga ito o pinipilit lang nitong matawa para sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib bago naisipang manghilamos. Wala na rin naman siyang magagawa dahil nangyari na. Sana lang ay walang nabuo dahil hindi siya handang maging ina. Kung hindi rin naman siya paninindigan ng lalaki. Pagkatapos nito ay nagtungo na siya sa kusina at nag-asikaso ng makakain. Narinig niya ang pagpasok ni Kenji sa banyo. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Good morning, Nella. Bati nito sa kanya. Agad naman siyang napalingon. Good mo. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang biglang mapansing wala itong suot na pangitaas. Bahagya pa itong nakasandal sa pinto habang nakalagay ang tuwalya sa ulo nito. Mukhang dumiretso agad ito sa banyo upang maligo. Agad na napalunok si Janela nang lakbayin ang kanyang mga mata ang katawan ng lalaki pababa sa suot nitong shorts. Bago pa man siya mapatitig sa pandesal nito, hanggang sa pababa ay agad na siyang umiwas ng tingin. Good morning. Agad niyang bati dito habang nakatalikod. Prente namang naglakad ng lalaki papunta sa kabilang upuan. Your house is too small. Buti ka, saka. Mahinang sambit ng lalaki na agad namang narinig ni Janela. Siyempre, di naman kasi ako kapre katulad mo, no? Sagot naman niya dito bago nilagyan ng kanin ng plato ng lalaki. Why don't you stay with me in my house? Mas malaki dun at mas komportable. Suhestyon ng lalaki. Ha? Napamaang si Janela dahil hindi niya inaasahan ang sinabi ng lalaki. Wait, does it mean gusto niya makipag-live-in sa akin dahil sa nangyari sa amin kagabi? Anong isasagot ko? Sunod-sunod na tanong ni Janela sa sarili. Sorry. It was supposed to be a joke. Biglang basag nito sa kanya. Para namang nabasag ang puso ni Janela dahil sa pagtawa na yun ng lalaki. Napairap na lang tuloy siya nang mapansin ang mapangasar na mukha nito. Nasaktan man siya ng bahagya, ngunit hindi naman niya gustong ipakita sa lalaki na naaasar siya dito. As if, kahit naman ayain mo ako, di ako sasama, no? Sambit niya pa dito tsaka nakataas noong nag-iwas ng tingin. Talaga? Even if we get married?
Hirit pa nito sa kanya. Yes, even if we get... Huh? Nang oras na ito, nahalata ang pagkagulat ni Janela. Natawa naman ang lalaki na makita ang reaksyon niya. I'm just joking. Umaasa ka, no? Pang-aasar pa nito sa kanya. Namula naman sa hiya si Janela dahil dito. Hindi ah. Puro ka kasi kanukuhan kaya nagulat ako. Che, sinong aasa dun, no? No way. Desperadong deny niya dito. Napangiti naman ang lalaki na animoy na amused sa babae. But I like it this way, Janela. Naging seryoso ang boses ng lalaki, dahilan upang mapatingin siya dito. Ngunit nang magtagpo ang kanilang paningin, ay agad siyang napaiwas sa tingin. Baka mamaya kasi ay nagloloko na naman ito, at baka sa oras na yon, ay tuluyan na siyang umasa sa lalaki. Hindi na ako madadala sa ganyan mo, no? Di ako uto-uto. Sambit pa niya dito tsaka napaiwas ng tingin. No, I'm serious, Nella. I like the way we are now. Please, don't be a stranger to me even after what happened last night. I'm sorry for that. Pero di ako nagsisi na I slept with you last night. I'm just happy because it was you. Sinserong sambit ng lalaki sa kanya. Parang hinipo ang puso ni Janela nang marinig ang mga salitang yun. Ito ang unang beses na narinig niyang nagsalita ng ganito ang lalaki. Punong-puno ng pinaghalong emosyon. Agad siyang napalingon dito, ngunit napaiwas rin agad ng tingin si Kenji bago kinuha ang pagkain. Tara, kain na tayo. Sambit ito sa kanya habang abala sa pag-aayos ng kinakain nila. Saglit pa siyang napatitig sa lalaki bago bahagyang sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Ngayon, wala na siyang pakialam kung masasaktan man siya sa huli. Mas mahihirapan lang kasi siya tuwing pinipigilan niya ang sarili na hindi mahulog dito. Nagdaan pa ang mga araw ay mas lalong naging bukas ang dalawa. Alam nilang pareho na may namamagitan sa kanilang dalawa. Gayunpaman ay naroon pa rin ang hindi pagkakaroon ng label. Kaya naman maski si Janela ay nag-aalala dahil sa magpahanggang ngayon ay wala pa rin siyang mapanghawakan para sa kanilang dalawa ng lalaki. Napatingin si Janela sa labas ng kanyang opisina. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkainip. Ilang araw na rin kasing busy si Kenji sa opisina nito. Kaya naman bihira lang din itong makababa sa kanilang floor. Napasimangot siya habang natulala sa mesa. Uy, tulala ka na naman ah. May problema ba? Takang tanong sa kanya ng kasamahan. Ha? Huh? Wala naman. Sorry. Medyo sabaw lang ngayong araw. Nahihiyang sagot niya dito. Sus, anong sabaw? Huwag mo sabihin stress ka, eh wala naman tayo masyadong work ngayon na. Aminin mo, namimiss mo ano? Agad na nagtagpo ang magkabilang kilay niya nang marinig yun. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Sino naman ang mamimiss ko? Natatarantang sagot niya. Hay nako, wag ako te. Naging ganyan ka lang naman nung naging busy si Sir Kenji eh. Pero oo nga no, bihira ko na lang din siya makita dito sa lobby eh. Nagtataka ring sambit nito sa kanya. Padating na raw kasi sina boss, yung father niya galing States kaya kailangan niyang tapusin ang paperwork sa desk niya. Nakabusangot na sagot niya dito. Oh shucks, ganun na ba kayo ka-close at alam mo rin ang tungkol doon? Hindi makapaniwala ngunit kinikilig na tanong nito sa kanya. Baliw, nabanggit niya lang yun sa akin. Napasimangot naman tuloy ang kausap. Weh, ang balita ko nga ay dadating daw isa sa mga investors natin ngayon eh. Di ko sure kung kasama din ba sa dadating yung stepbrother ni Sir Kenji. Kasi diba may kapatid yun sa ina, pakikipagjusmisan pa nito sa kanya. Saglit namang natigilan si Janela dito. Sa totoo lang ay naikwento na ito sa kanya ng lalaki at sa pagkakaalam niya ay hindi maganda ang relasyon ni Kenji sa mga ito. Napailing na lang tuloy siya sa kausap bago ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Janela, punta ka raw sa opisina ni Sir Kenji. Biglang tawag sa kanya ng isang kasama. Ha? Huh? Talaga? Wait. Agad-agad siyang naglakad palabas ng opisina na ikinailing naman ang mga kasama. Hay, napaghahalata ang namimiss eh. Mahinang sambit pa nag-isa sabay mahinang tawa. Hindi naman matanggal ni Janela ang ngiti sa kanyang mga labi. Umayos ka nga Janela. Mumiti ka lang ng sakto. Sambit niya sa sarili habang pilit na ibinababa ang labis na pagngiti. Ngunit sa tuwing naaalala niya na papasok siya sa opisina ng lalaki, bigla na lang ulit umaarko ang malaking ngiti sa kanyang labi. Paglabas niya ng elevator ay saglit pa siyang napahinto sa harap ng pinto nito.
Napabuntong hininga pa siya bago tuluyang binuksan ang pinto. Good morning, Kenji. Pinapatawag mo daw ako. Agad na natigilan si Janela na makita ang kabuuan ng opisina nito. Madilim at halos sobrang tahimik ang loob nito. Dahan-dahan siyang napatingin kay Kenji at napansin niya agad ang madilim nitong mata. Mahahalata na pagod at puyat ang mukha nito. Kenji, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya dito tsaka agad na lumapit. Yeah, I'm fine. I just want to ask you about this one. Mukhang mali ka dito sa part na to. Walang buhay na sambit nito. Hindi alam ni Janela kung bakit kinabahan siya. Walang pinagkaiba ang ekspresyon ng lalaki nung unang beses niya itong nakita sa rooftop. Noong tila ba'y nawawala na ito ng pag-asa. Sa hindi malamang dahilan ay agad na lamang siyang napalakad dito at hinagka ng lalaki. Nela, what are you doing? Takang tanong ng lalaki sa kanya na bahagya pa siyang inilalayo. Hindi naman hinayaan ni Janela na mabitawan niya ang lalaki. Alam niyang pagod ito at stress, ngunit wala naman siyang maitulong dito. Kaya naman umaasa siyang gumaan man lang ang pakiramdam ng lalaki sa yakap niyang yun. Tumagal yun ng ilang segundo at hinayaan lamang siya ni Kenji. Hanggang sa bigla na lamang bumukas ang pinto. Kenji, what are you doing? Saglit lang akong nawala, pero nagka-leche-leche na agad ang lahat. Galit na sigaw ng isang lalaki na pumasok ito sa opisinang yun. Dad! Agad na napabitaw si Janela nang bahagya siyang inilayo ni Kenji at lumapit ito sa ama. What happened to our investors? Why did they back out? Aren't you doing your job? Galit na sigaw nito sa kanya. Dad, external affairs is not part of my job, Dad. It should be Joseph's responsibility. Sagot naman nito sa ama. At bakit ko naman naging responsibility yun? Isn't your task to manage everything? Nakangisi namang sambit ng isang lalaking nakasunod sa lalaking kakapasok lang. But you told me to leave it up to you. Mahahalatang naiipit sa sitwasyon yun si Kenji. Wala namang magawa si Janela kundi panuorin at pakinggan ng mga ito. Walang magawa si Kenji dahil hindi man lang siya pinapatapos na magsalita ng mga ito. Tila ba'y napagtutulungan siya ng kanyang ama at stepbrother. Dahil nga siya ang legitimate son ng CEO ng kumpanya, ay siya rin ang next heir nito. Ngunit mahahalata ang maging ang kanyang ama ay tutol dito, bagkos ay nais nitong ipamana ang kumpanya sa kanyang stepbrother na anak nito sa labas. Kaya naman ginagawa ng mga ito ang lahat upang mahirapan siya. Para bang sumisikip na naman ang mundo ni Kenji. Bumabalik ulit ang mabibigat niyang paghinga, hindi niya alam ngunit umaatake na naman ang kanyang anxiety. Nais na lamang niyang mawala sa mga oras na yun. Ngunit ilang saglit lamang ay isang kamay ang humila sa kanya. Tila ba'y naging mabagal ang lahat at patuloy lamang si Janela sa paghila sa kanyang kamay hanggang sa makalabas sila ng opisinang yun. Let's get out of here, Kenji. Mahinang sambit nito habang hawak niya ang kamay nito at patuloy lamang sa paglalakad. Nanlalamig na ang mga kamay ni Kenji ng mga oras na yun. Matagal niyang pinepare ang sarili na muling harapin ang ama ngunit hindi pa rin pala siya handa. Marahil ay dala na rin ang trauma niya nung bata pa. Kaya naman, ganun na lamang ang epekto nito sa kanya ng pressure ng ama niya. Isama pa na andyan ang kanyang kapatid na isa rin sa mga dahilan kung bakit naisipan na lamang niyang magpakamatay noon. Sandaling pumalid sa kanyang isipan kung sakaling natuloy siya nung araw na yun. Hindi na sana niya kailangan pang harapin ulit ang ama ngayon. Kung natuloy lang sana siya noon, at baka. Hindi na niya natapos pa ang mga negatibong bagay sa kanyang isipan nang bigla niyang maramdaman ang hawak ng babae. Na malaya na lamang niya ang sarili na nakatayo sa labas ng kanilang building. Taglit siyang napatingin kay Janela at hanggang ngayon ay hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Nais niyang magpasalamat dito dahil inalis siya nito sa napaka-suffocated na lugar na yun. Hingal na hingal si Janela na humarap sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Nanlaki mga mata ni Kenji. Hindi siya makapaniwala na kahit sa nahihirapan na kanina si Janela dahil sa paghila nito sa kanya, ay nakuha pa nitong mag-alala para sa kanya. Saglit siyang napatawa sa sarili at napayukong nakangiti. Nababaliw ka na ba? Tanong niya dito. Agad namang kumunot ang noon ni Janela nang marinig ito sa lalaki. Ha? Teka, seryoso ka ba? Ikaw na nga itong tinulungan, ikaw pa itong galit. Sambit pa ng babae tsaka malakas na tinuktukan ang ulo ni Kenji. Ngunit hindi pa man yon nakakaabot sa bunbuna ng lalaki ay nasa luna agad yon ang lalaki.
Nagulat naman si Janela dahil sa halip na tapikin ito ang kamay niya ay ipinulupot yun ni Kenji sa kanyang bewang. Naging mabilis ang pangyayari at namalaya na lamang niyang sarili na nasa loob ng magkabilang braso ng lalaki habang mahigpit itong nakayakap sa kanya. Ramdam niya kung gaano kahigpit ang hawak sa kanya ni Kenji, na bahagya pang nakasubsob ang mukha sa kanyang liig. Thank you, Nella. Thank you for being the sunshine in my dark world. Thank you for everything. I love you. Mahinang sambit nito sa kanya. Agad na naihiwalay ni Janela ang lalaki sa kanya. Hindi dahil sa gulat nitong yumakap ang lalaki sa kanya, kundi dahil sa narinig niya. Hindi niya gustong umasa kaya nais niyang kumpirmahin ang itsura nito at ekspresyon bago mag-react. Ngunit nang magtagpo ang kanilang paningin, ay agad niyang nakita ang seryosong mukha ng lalaki. Nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong higitin sa bewang at pinaulanan ng halik sa labi. Sa unang pagkakataon ay nalasahan ng maigi ni Janela ang bawat halik nito. Nung unang beses kasi niya itong mahalikan ay nasa ulan siya kaya naman pareho silang basa. Habang noong gabi na may nangyari sa kanila ay hindi naman niya maalala kung anong nangyari sa halik nito sa kanya. Punong-puno ng emosyon ang bawat hagod ng halik nito kasabay ng paghawak nito sa kanyang bewang. Maya-maya ay naramdaman na lamang niya ang sarili na nakasandal sa pader habang patuloy pa rin ang lalaki sa paghalik sa kanya. Do you like it? Mahinang tanong sa kanya ng lalaki ng sandaling ito nang huminto sa paghalik sa kanya. Huh? I know you want more. Asar pa nito sa kanya dahilan upang mas lalong mamula ang pisngi ni Janela. See? You're blushing. Dagdag pa nito na ikinainis ng babae. Hindi naman kasi kailangan pang sabihin yun, lalo na kung obvious naman. Naitulak na lang tuloy niya ang lalaki tsaka naglakad palayo. Mabuti na lamang at wala pang tao ang dumadaan dito sa hallway, kaya naman walang nakakita sa halika nilang yun. Naiwan naman si Kenji na malawak ang ngiti habang nakatingin sa papalayong babae. Nagkamali siya. Akala niya ay mababao na naman siya sa kalungkutan. Sa isipang wala siyang patutunguhan at sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya inakala noon, ngunit mukhang naging malaki ang naging impact ng babae sa kanya. Kaya naman masaya siyang hinila siya nito palayo. Naglakad na siya palayo. Alam niyang babalik pa sa opisina nito si Janela. Habang siya naman ay babalik na sa kanyang condo unit upang asikasuhin ang mga bagay na kakailanganin niya. Siya na mismo ang aalis sa kumpanya na ito. Total ay hindi naman siya naging masaya kahit isang beses sa pagiging anak ng CEO ng kumpanya. Marahil ay nagamit niya ang pangalan niya upang makuha ang kagustuhan. Ngunit tila ba'y patagal ng patagal ay mas lalo lamang siyang nakukulong sa hawla ng kanyang ama. Kaya naman siya na mismo ang lalayo dito at mamumuhay ng malayo sa mga ito. Makalipas ang ilang araw at linggo ay napansin ni Janela ang pagbabago ng kanyang katawan. Tila ba'y palagi siyang nagugutom lalo na tuwing gabi at palagi siyang nagkikrave ng mga pagkain na wala naman siyang kahilig-hilig noon. Napansin rin niya na isang linggo na siyang delayed na hindi naman normal para sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang kabahan. Napahawak na lang siya sa bibig na makita ang resulta ng pregnancy test. Agad siyang napaupo sa bowl na makitang positibo ito. What the? Anong gagawin ko? My gosh, I don't know how to tell him that I'm pregnant. Halos mangiyak-ngiyak na sambit niya sa sarili. Ngayon pa talaga siya nabuntis kung kailan may nararamdaman na siya sa lalaki. Natatakot siya na baka layuan siya nito sa oras na malamang buntis siya. Anong gagawin ko? Gusto ko pang lumandi sa kanya eh. Pero kapag nalaman niyang buntis ako at siya ang ama, ano na lang ang mangyayari? Hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Mahinang sambit niya sa isipan habang napapaiyak sa banyo. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya nang tawagan siya ng lalaki. Minsan na lang din kasi sila magkita simula nung umalis ito sa kumpanya. Noong una ay hindi niya maiwasang magtaka at magulat nang malamang mismong si Kenji ang umalis sa kumpanya. Gayong siya pa rin naman na magiging tagapagmana. Ngunit nang ipaliwanag ito sa kanya ng lalaki ay naintindihan naman niya agad ang pinanghuhugutan nito. Hey, I'm sorry I'm late. Agad na sambit niya dahil nahuli siya nang dating sa inireserba nitong restaurant. No, it's okay. Take a seat. Sagot naman ng lalaki habang nakangiti sa kanya. Hindi naman maiwasang baluti ng kaba si Janela. Napagdesisyonan niya na kasing sabihin sa lalaki ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngunit nagdadalawang isip pa siya. Saglit siyang napatingin sa kanyang bag kung saan naroon ang pregnancy test. Ay, bahala na nga.
May ibang time pa naman para sabihin ko sa kanyang tungkol dito. Mahinang sambit niya sa sarili. Maya-maya ay dumating na ang kanilang order, kaya naman sabay na rin silang kumain. By the way, how's your work? I heard that there's another investor sa company ni Dad. Naging busy ka ba ulit? Tanong nito sa kanya. Yeah. Medyo stressful kasi ang dami ring nag-i-inquire pero carry pa naman. Nakangiti siyang sagot nito. Kung titingnan si Janela ay para bang wala itong problemang dinadala. Idagdag pa na panay rin ang pagbibiro nito sa lalaki. At katulad ng ordinaryong date nila ay hindi naman maiwasang matuwa ni Kenji sa babae. Sa katunayan ay naging okay na siya simula nung umalis siya sa kumpanya. Sa ngayon ay nagpaplano siya na magpalago ng sariling puhunan para sa gagawing sariling kumpanya. Wala naman siyang plano na makipagkumpetensya sa ama. Ngunit nais niyang tumayo sa sariling paa nang hindi umaasa sa pangalan at impluwensya ng ama. Maya-maya ay unting nawala ang ngiti ni Janela nang muling magsalita si Kenji. By the way, Nela, naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na katropa ko before nung college? Tanong sa kanya ng lalaki. Alin doon? Yung mahilig maggitara o yung nerd na may makapal na salamin? Balik na tanong niya pa dito. Pareho sila. Nabalitaan ko kasi na magkasosyo sila sa work sa New York at nagsiset up na rin ako sa kanila ng meet-up. Ilang taon na din kasi kami hindi nagkikita. Graduation pa ata nung huli ko silang nakasama eh. Kaya baka next week ay lumuwas ako papuntang New York top. Hindi na natapos ang sasabihin nang mapansin niyang natigilan si Janela habang nakatingin sa kanya. Hey, are you okay? Do you need water? Nag-aalala lang tanong niya dito, ngunit napailing lamang si Janela habang napahawak sa bibig. Hindi naman alam ni Kenji ang gagawin nang bigla itong nagpaalam na pupuntang banyo. Wala siyang ideya ngunit napansin niya ang takot at kaba sa mata ng babae. Hindi niya tuloy alam kung ano ba ang nasabi niya na maaaring naging dahilan ng reaksyon ng babae. Nanatili lamang siya naghihintay doon hanggang sa makabalik ang babae. Ngunit ilang saglit na ay nakaupo pa rin siya doon hanggang sa marinig niya ang pagtunog ng telepono. Saglit niyang tinignan ang bag nito at hinayaan lamang na tumunog yun. Ngunit ilang saglit pa ay patuloy lamang yun sa pagre-ring at napapatingin na rin sa kanyang direksyon ang mga nakakarinig nun. Kaya naman marahan niyang kinuha ang bag upang patayin ang cellphone nito. Ngunit pagbukas niya sa bag nito ay tumambad sa kanya ang positibong simbolo ng pregnancy test. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasang mapaluha ni Janela. Hindi niya alam kung bakit nagiging emosyonal siya lalo na nang marinig na aalis ang lalaki. Mas lalo tuloy siyang nawala ng lakas ng loob na sabihin ang totoo dito. Alam niyang mahalaga sa lalaki ang pakikipagkita nito sa kaibigan para sa business na itatayo nito. Gayunpaman ay nais niyang nasa tabi niya lang din ito. Sa huli ay kinulekta niya ang sarili at inayos ang mukha bago lumabas. Nagkunwari pa siyang maayos sa harap nito. Ngunit nagtaka siya nang mapansin ang pagiging tahimik ng lalaki. Hindi niya tuloy maiwasang sisihin ang sarili. Dahil baka kaya ito tahimik dahil sa reaksyon nito. Baka akalain ng lalaki na ayaw niya itong paalisin. Agad naman siyang nagpaliwanag sa lalaki na napangiti nitong tinanggap. Ngunit ilang araw na ang nakalilipas ay ganun pa rin ang lalaki na parabang palagi itong nag-aasikaso. Ilang araw na lamang ay aalis na rin ito kaya naman nais niya sanang mas ulit ang ilang oras na magkikita sila ngayon. Nasaan ka na ba? Kanina pa ako umiikot dito sa sinasabi mo eh. Sagot niya sa kausap sa telepono. Wait, lakad ka papunta sa lobby. Nandito ako. Sagot ng lalaki sa kanya. Napabuntong hininga naman siya bago naglakad papunta dito. Ngunit malayo pa lamang siya ay napansin niya na agad ang kakaibang setup sa lugar. At hindi nga siya nagkakamali. Dahil sa mismong lobby ay may mga dekorasyon. Naroon rin ang ilang lalaking tumutugtog. Nagkalat ang petals ng mga bulaklak at ang mga balloons na nakadisenyo sa likuran nito. Napatakip naman ang kanyang bibig si Janela nang marinig na kumakanta ang lalaki. Walang duda, napakaganda ng boses nito. Mas lalo tuloy siyang na in love. At ganoon na lamang ang bilis ng pangyayari nang mapagtanto niya ang nangyayari nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan pagkatapos kumanta. Janela, will you be my wife and be the father of our child? Tanong nito sa kanya habang hawak ang maliit nitong singsing. Napasinghap si Janela nang mapagtantong alam na pala ng lalaki ang tungkol sa pagbubuntis niya. How? Takang tanong niya dito. Of course, it's my child. Alam ko kung nakabuo ko sa'yo.
Besides, I saw your pregnancy test. I'm sorry for doing it without you knowing. But I don't want to waste this opportunity to marry you, Janela. I really love you. And I am willing to be the father of dozen kids with you. Nakangiting submit niya dito. Sa mga oras na ito ay hindi na niya naiwasang mapaiyak. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na nagpapakastress siya tungkol sa bagay na ito ay alam na pala lahat ni Kenji? Ano pa ang silbi ng paglilihim niya? Sa huli ay matamis na oo ang isinukli niya sa lalaki, dahilan upang mapatalo nito sa tuwa. I thought you're going to New York tomorrow. Bakit ngayon ka pa nag-propose sa akin? Mahinang tanong niya dito. Napangisi naman ang lalaki at saka bahagyang bumulong. You're going with me, and we'll do our second honeymoon. Mapang-akit na bulong nito, dahilan upang matawa ng bahagyang babae. Hindi naman maiwasang ma-inlove ng husto ni Kenji sa babae. He's indeed in love. No, he's crazy in love with her. Maliban sa malaki ang naitulong nito sa kanya, ay ito rin ang nagsisilbing liwanag ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung mabubuhay pa siya kung mawawala ang babae. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang babaeng pumigil sa iyo na magpakamatay ay siya ring babae na kasama mong manunumpa sa harap ng altar upang mabuhay ng matagal at masayang magkasama? Kung minsan talaga sa buhay natin ay hindi natin maiiwasang makaramdam ng lungkot, pighati, kasuklam, at kung minsan ay umaabot pa sa puntong nais nating mabura sa mundo. Ngunit katulad ni Kenji, marahil ay kailangan lamang natin ng yakap, baka kailangan lang natin ng isang taong handang tumulong sa atin. Marahil ay mahihinang nila lang tayong mga tao. Ngunit hindi ibig sabihin nun na dapat ay ganun na lang din tayo kadaling sumuko at mawala ng pag-asa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong muling pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Siren.